Di kayo mahirapang hanapin yan sapagkat unang kauna-unahang ano po yan, book sa Old Testament. Okay na, naka-live na tayo. Genesis chapter 4, beginning from verse 1. Kung nandiyan na po kayo, say aloud amen. Amen. All right, maraming salamat po. And Adam knew Eve, his wife, and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. And again, bare his brother Abel, and Abel was a keeper of the sheep, but Cain was a tiller of the ground. And in process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. And Abel, he also brought of the firstling of his flock and the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. But unto Cain and to his offering he had not respect, and Cain was very wroth or very angry, and his countenance fell. Nalungkot siya. And the Lord said unto Cain, why art thou wroth, and why is thy countenance fallen? If thou doest well, shalt thou not be accepted? And if thou doest not well, sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. And Cain talked with Abel his brother, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel, his brother, and slew him. Mabanal, pagpalain niyo po ang iyong salita na aming binasa at gabayan niyo po ako as I launch our short series of lesson on biblical conscience. At dalangin ko po na kayo ang patuloy na maging tagapagturo namin at yung goal ng lessons na ito ay talagang ma-accomplish namin. Ito po aking hiningi at dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Thank you very much po. And please be seated. Sisimulan natin ngayon ang ating short series of lesson entitled Biblical Conscience. Ano po? Now, ang objective ng lesson natin ay una para masagot natin ang katanungan, bakit ang mga mananampalataya ay mayroong iba't ibang disposisyon sa kanilang mga personal na desisyon sa kanilang mga pamumuhay. Ano po? Bakit mayroong pagkakaiba sa ating mga katayuan sa pananampalataya. So, marami tayong mauunawaan at mauunawaan natin ang ating mga sarili, una sa lahat. Pangalawa, pag naintindihan natin ang ating sarili, ay madali nating mauunawaan ang pinagdadaanan din naman ng ibang tao. Ano pa? Now, kapag tayo kasi ay medyo nadilimnan ng tamang pananaw at wala na tayong ibang nakikita kundi ang ating sarili, ay hindi madaling unawain ang mga taong nasa ating kapaligiran. Ano po? At
sa biyaya ng Panginoon ay tayo po ay matutulungan sa araling ito. Ano po? Now, sa chapter 4 ay lumaki na ang pamilya ni Adam and Eve. Ano po? At alam naman natin na sa mga naging pag-aaral natin nung una ay evident yung iba't ibang dispensation na actually pagka sinabing dispensation ay ito yung uri ng pakikitungo ng Panginoon sa tao. Ano po? Sapagkat ang panimula ng tao ay nung nilikha niya si Eva, si Adan, ang unang nilalang, ay perpekto po. Ano po? Perpekto at walang kasalanan at inilagay niya sa isang perpektong lugar. Ano po? Now, marahil tayo po ay mag-iisip na bakit nahulog pa ang tao sa kasalanan? Gayong siya ay nilikha ng Diyos na perpekto at nasa perpektong lugar, the Garden of Eden. Well, throughout the Bible ay makikita natin na our God is holy, He is a just God, and He is a loving God. Ano po? Na hindi niya kinakailangan likhain ng tao, pero dahil sa kanyang layunin na ibahagi ang kanyang sarili, ay lumikha siya ng lahat ng kanyang nilikha. Mukhang ang tao ay mas mataas sa lahat ng nilikha ng Panginoon sapagkat siya lamang ang binigyan ng Panginoon ng pagtingin na gaya ng ibinigay niya sa tao. Now, kung titingnan po ninyo, ang mga anghel nagkasala. One-third ang daladala ni Lucifer. Okay? Lucifer ang kanyang pangalan before his fall. Ngayon, nung siya ay nahulog, Satan na ang kanyang pangalan. At sa pagkakasala ni Lucifer, the sin of rebellion ay, according to the scriptures, ay one-third of the holy angels ay nakasama niya. Ano? Na dating holy, ngayon ay devils na. Ano po? So, makikita natin na hindi binigyan ng Panginoon ng pagkakataon ang mga anghel to be redeemed, unlike the men. Okay? Nung magkasala si Adam, he suffered the consequences, pero sa mga sumunod na dispensation, ang aking paniniwala ay always an act of God to lead man back into His presence. Ano po? Now, bagamat hindi natin maisasantabi yung konsekwensya ng pagkakasala ni Adan sapagkat ang sabi ng Bible, sa pamamagitan ng kanyang kasalanan ay naipasa sa lahat ng tao ang pagiging makasalanan. Ang tawag natin dyan ay yung sinful nature. Okay? Hindi tayo nagkakasala dahil tayo ay makasalanan, kundi talagang nagkakasala tayo sapagkat yun ang nature natin since the fall of Adam. Na in this flesh is nothing good. Ano po? Kahit na si Apostle Paul ay nagsasabi na yung mga bagay na dapat niyang gawin, hindi niya magawa,
At yung mga bagay na ayaw niyang gawin, hindi niya dapat gawin, siya niyang nagagawa. Ano po? Kanya makita natin na meron ding talata sa Bible na the spirit is willing but the flesh is weak. Ano? Now, ang aking paniniwala pagkatapos ng dispensation of innocence after the fall, ang lahat ng mga sumunod na dispensation ay attempts of God or kalooban talaga ng Panginoon para ang tao mapanumbalik sa Kanya. Ano ang sumunod na dispensation after the period of innocence? Conscience. Okay? So, sa akin pong tinuturo sa inyo, walong dispensation yan. Ano po? Kung kayo naglilista at hindi pa ninyo nailista nung in-enumerate ko dati, ay number one ay the period of innocence. Ano po? Ang main character niyan ay si Adam. Okay? Si Adam, ang unang tao na nilalang ng Panginoon, perfect, nilagay sa perpektong lugar, pero ang pagiging perpekto niya ay hindi kagaya ng pagiging perpekto ng Diyos na hindi magkakasala. Now, second period ay the period of innocence. The period of conscience. Okay? So, ang mga main characters niyan ay yung nabanggit natin dito, yung dalawang magkapatid, si Abel at saka si Cain. Okay? And then, yung third dispensation ay yung tinatawag nating human government. Ano pa? Na kung saan ay ang main character ay si Noah. Ano pa? Talagang dumami na ang tao at sa pagdami ng tao ay ganun din kasabay ang pagdami ng kasalanan. Kaya makita natin, through Noah ay ginunaw ng Diyos ang sanlibutan by through the universal flood. Ano po? And then, sabi ng Panginoon, hindi niya na muling gugunawin ang sanlibutan by water. Ano po? So, meron siyang covenant. And then, number four ay yung tinatawag nating promise. Promise, ang main character naman dyan ay si Abraham. Na una si Abraham ay naging father of the nation Israel and correspondingly the father of many nations. Ano po? At ang pangako dyan ay sila ay dadalhin ng Panginoon sa promised land. Ano? And he did. And then number five ay yung the dispensation of the law. Ano po? Kanya ang main character dyan ay si Moses. Kaya tinatawag din niya na Mosaic Law. Ano po? Sapagkat siya yung tinatawag na law giver. Ang ika-anim ay yung the dispensation of grace. Ito yung panahon natin ngayon. The dispensation of grace. Now, marami po yan. Ano? Batay sa pag-aaral ay pwede nating tawagin dispensation of grace, the dispensation of the church age, sapagkat talaga naman period yan ng church. At pangatlo ay the Holy Spirit age, sapagkat talagang ang Holy Spirit ang talagang main character through the church ano po, sa panahon natin ngayon. At pagkatapos ng church age ay, of course, it will be signaled by the rapture, ay ang susunod niyan, yung ikapito, ay yung tinatawag nating tribulation. Tribulation is the punishment and the cleansing of Israel para sila makapasok sa tinatawag nating Davidic covenant, which is the eighth dispensation
which is the millennial kingdom. Okay, kanina sabi ko, after the fall of Adam, which is the period of innocence, lahat ng mga sumunod na mga dispensation are direct attempts of God para ang tao ay papanumbalikin sa Kanya, thus restoring His original plan to mankind. And ang ways ng Panginoon, or the only way para ma-restore ng Panginoon ang fallen man to his original plan is always by grace through faith. Okay? So, biyaya ng Panginoon at ang gagamitin niyang mekanismo para ma-attain ang biyaya na yan sa lahat ng dispensasyon ay pananampalataya. Kanya, makikita natin na sa katuruan na taglay-taglay natin ngayon ay hindi natin pwedeng ihiwalay kailanman sa anumang panahon ang biyaya ng Panginoon na maa-avail natin sa pamamagitan ng pananampalataya noon, ngayon, at hanggang sa wakas ng panahon. Pag sinabi kong wakas ng panahon ay yung end of the millennial reign of Christ. Alright. Now, as a launching pad, ay ginamit ko o gusto kong pag-aralan natin paano nagsimula yung period of conscience. And Adam knew Eve, his wife, yung new dyan ay language ng King James para hindi maging malaswa pagka binabasa natin ang Bible kahit na ng mga bata. Kasi yung salitang new dyan ay alam natin, ito yung function ng mag-asawa. Ito yung tinatawag nating sexual union. Ano po? Pero talagang mabiyaya ang Panginoon sapagkat hindi mo na kinakailangan pumunta pa sa original Hebrew para maunawaan mo ang ibig sabihin. Sapagkat nandiyan dyan na rin sa talata ang ibig sabihin ng word na new. Adam knew Eve, his wife. Ano, ibig sabihin, noon lang sila nagkakilala, tatlong after na chapter, pang-apat na chapter na to. So, ibig sabihin, sexually. Ano po? At sila ay ginawa nila yung function na mag-asawa, sabi dyan, and Eve conceived. Okay, so alam natin, Bible na rin nag-define. Okay, no, salitang new ay sexual intercourse. And bear Cain. Yung kanilang pagsasama na yon ay nagbunga ng panganay na anak. Sino ang panganay? Si Cain. Okay? So, huwag niyong kakalimutan. Ano po? Na mahalaga kay Adam yan. Pinag-aralan natin bakit sa lalaki ipinagkatiwala ang leadership, ano? At hindi sa babae. Alright. Kanya makita natin, maliwanag na sa order of creation, mas unang nilikha yung lalaki kesa sa babae. Ano? Kasi kung parehas lang sila at pagdidebatihan sino yung leader, eh wala sanang issue kung sabay silang ginawa. Are you with me? Dahil unang ginawa ang lalaki, and among the reasons ay sa kanya ibinigay ang utos na pangalagaan at pagyamanin ang Garden of Eden. At siya ang binigyan ng karapatan na pangalanan lahat ng mga hayop. At maging si Eva, siya ang nagbigay ng pangalan. Lahat ng mga bagay na yan, among many, ay nagpapatunay na sa lalaki ibinigay ang authority pagdating sa pamilya. Maliwanag po ba? Alright. Now, kanya taglay-taglay yan ng pamilya ni Adan na dahil sa si Cain ang unang anak
panganay na anak ay, of course, dala-dala niya yung privileges of being a firstborn. Mahalaga po yan. Ano? Naging customary yan sa Israel. I'm setting you a numerous background para sa mga darating na pag-aaral natin in the future ay medyo okay na po yung foundation ninyo. Ano pa? Now, and said, I have gotten me a man from the Lord. Kanya nga, makikita natin, ang anak is an heritage of the Lord. Sabi sa Psalm 127, sabi sa ng Bible, sa Psalm 127, ay ganito. Psalm 127 and verse 3, sabi ay, law, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. Okay? So, kanino natutunan ni David yan? Eh, sa kanyang ninuno. Ano? Sa kanyang mula sa talatang ito na sinasabi ng Bible, ano po, na ang sabi dyan ay, I have gotten a man from the Lord. Ano po, kanya sa mga magulang, sa mga mag-aasawa pa lang, ay dapat nating malaman na ang anak ay galing sa Panginoon. Ano po, at tayo ay katiwala lamang. Kanya nga merong sinasabi sa Proverbs chapter 22 and verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Okay? Kanya nga makikita natin, mahalaga na mapag-aralan natin ang biblical conscience kasi maging sa foundational training of our children, mahalaga po kung ano yung tinitignan nilang values. Are you with me? Para sa kanilang paglaki. Kasi sabi ng Bible, and when he is old, he will not depart from it. Kanya yung training na sinasabi doon na train up a child is to train what? Yung mga bata na mga anak natin kung paano sila mamumuhay sa habang sila'y lumalaki. Sapagkat sabi ng Bible, and when he is old, kapag siya ay nagkaedad na, ay hindi niya tatalikuran. So, that has something to do with moral values. Now, so hindi pa tayo nakakapagsimula sa biblical conscience, eh meron na tayong sagot bakit magkakaiba tayo. Sapagkat magkakaiba tayo ng pamilya at kung paano tayo pinalaki sa ating mga sarili-sariling pamilya. Naunawaan niyo po mga kapatid. Alright. So, unti-untiin ko to para maunawaan natin. Ano? Sapagkat kahit naman nasa labas, ay matututo rin sa atin. Look at verse 2. And she again bare his brother Abel. So, ito na yung sumunod. Ano po? And Abel was a keeper of sheep, but Cain was tiller of the ground. Pinapakita lang dito ang pagkakaiba ng kanilang kakayanan. Thus, their livelihood. Ano po? So, si Abel ay ano? Tagapag-alaga ng tupa. At si Cain naman ay tiller of the ground, ibig sabihin farmer. Okay? So, parehas sila na kanya nga ang hanap buhay ay may kinalaman sa livelihood. After the fall, sabi ng Panginoon kay Adan, mula sa pawis, mula sa pagpapagal mo, kakain ka. Not so before the fall. Pero ngayon, inorganize na ng Panginoon ang work. Kanya, sabi ng Bible, sabi ni Paul, turo niya galing dito, kung ang sino man ayaw magtrabaho, eh huwag kumain. Tayo lang ang nagpapakain ng tamad at walang ginagawa. Bakit po? Kasi pag nakalakihan yan
na sila ay kumakain at pinagsisilbihan pa, eh sino ang magtuturo sa kanila na magtrabaho para sila kumita at pagkumita kakain? Sino? Eh di ba tahanan dapat yun? Naunawaan niyo mga kapatid? Kanya nga, hindi lahat ng hingi ng mga bata ibibigay. Dapat malaman nila the value of earning money. Ano po? Gusto mo ng pera? O magkano ang kailangan mo? O para saan? Hindi naman yan bumubukal sa kalsada at dinadampot ko lang. So kung gusto mo talaga ay gumawa ka ng mga gawaing bahay. Ano? Para makita nila na ang pera ay na-earn. Ano po, mga kapatid? Through work. Work so that you could earn, and when you earn, you can spend. At tinuro ko na po yan sa maraming pagkakataon dito, na kapag ka ikaw ay kumikita na, maging yung tamang paggasta, pinag-aaralan po. Apo. At kung paano tayo mabubuhay ng labas sa utang. Ano? Kapag ka ang isang tao ay mananampalataya at matagal ng mananampalataya at baon sa utang, may problema. Naunawaan niyo mga kapatid? May problema. Sapagkat pag pinag-aralan niyo ang Biblia, ang kahirapan ay sumpa. Sa programa ng Panginoon, talagang gusto niyang alisin ang poverty among men. Kung ang tao sumunod. Pero dahil hindi nga sila sumunod, sabi ng Panginoon, mananatili ang mga mahihirap at ang kahirapan sa inyong bayan. Pero nevertheless, dahil ang pangako ng Panginoon, I will prosper you, talagang makikita nyo kung paanong pinagpala ang bansang Israel. Naunawaan nyo mga kapatid? Alright. Hindi dahil sa sila ay magaling, kung hindi dahil tapat ang Panginoon sa kanyang pangako. Kaya nga maging sa kung paano tayo magtatagumpay sa buhay, ay meron tayong pinanggagalingan o meron tayong tinitindigan na prinsipyo. So sabi diyan, may kanya-kanya silang trabaho, ano? So taga-alaga ng tupa si Abel at si Cain naman ay farmer. Look at verse 3. And in process of time it came to pass. O ano ibig sabihin niyan? And in process of time. Ang time dumarating, lumilipas. Sabi diyan, and in process of time, it came to pass. Mula sa verse 2 hanggang unang bahagi ng verse 3, merong time element na hindi natin masasabi kung gaano katagal. Are you with me? Bakit po? Sapagkat verse, alam niyo mga kapatid, ganito po ang rightly dividing, ha? Ang rightly dividing, hindi po, ano yan, pagiging kulto. Nagiging kulto ang marami dahil hindi marunong mag-rightly divide ng Word of God. Okay, tingnan niyo mga kapatid. Sa verse 1, ipinanganak. Diba? So, ang ipinanganak, infanthood nagsimula. Alright? Pagdating ng verse 2, ipinanganak yung bunso. So, kung ilang taon ang pagitan ni Cain at saka ni Abel, again, hindi rin alam natin, pero may pagitan. Are you with me? So, noong mga panahon na yon, ang utos kay Abraham, go and replenish the earth. Aba, siyempre, kapag ka pwede nang sundan, susundan talaga at nasundan nga. Naunawaan niyo mga kapatid? At sa verse 2, mga nagsilakihan to. Dahil naghahanap buhay na eh. Are you with me? Naghahanap buhay na. So, nag-aalaga ng tupa si Abel at si Cain, farmer. So, nakita niyo yung time element. Alright? Verse 3, another time element. Mula sa verse 2, sabi rito, and in the process of time,
It came to pass. So lumipas pa ang panahon, ano? Hindi natin alam kung gaano katagal. That Cain brought the fruit of the ground, an offering unto the Lord. All right. Kung inyo pong pag-aaralan, verse 3, makinig po kayo, look at me for a while. Itong sinasabi sa verse 3, dumating ang panahon, makalipas ang panahon na hindi natin ma-determine kung kailan, eh bigla na lang na si Cain nag-offer ng ano? Ng kanyang ani. Pero, deductively, it wasn't so before verse 3. Hello? Amen. Bakit? Sabi ko nga sa inyo, ang prinsipyo at ang pinagbabataya ng pananampalataya ay sa tahanan. Siyempre, nung ipinanganak si Abel at saka si Cain, ano ang taglay-taglay na turo ng kanyang mga magulang sa kanila? E di siyempre, yung natutunan nila nung sila ay magkasala. Ano ba ang ginawa nila nung sila ay magkasala? Sila ay nagtahi-tahi ng ano? Ng igos at yun ang kanilang idinamit sa kanilang kahubaran. Dati na silang hubad pero hindi naman sila nahihiya eh. Ngayon, nagkaroon na sila ng ano? Ng conscience. Are you with me? Mali yung ginawa natin. Kasi sabi ng Panginoon, huwag kainin, eh kinain natin. O anong gagawin natin? Nagkasala tayo. Nagtahi sila ng dahon ng igos. Kasi ang resulta, hubad sila dati nung sila ay inosente pa, pero ngayon, nung sila ay nagkasala, may conscience na sila, alam na nila kung ano ang ibinunga ng kasalanan, nagtahi-tahi sila ng dahon ng igos. Anong ginawa ng Panginoon? Hindi ba tinanggihan niya yon? At anong ginawa niya? Pumatay siya ng tupa at yung balat ng tupa ang siyang idinamit nila sa kanila. Okay. Ano sabi rito? Tingnan niyo sa Genesis chapter 3. Verse 21. And unto Adam, also to his wife, kay Adam and Eve, did the Lord God make what? Coats of skins and clothe them. Kung ikaw si Adan at saka si Eva, you got the message. Hindi tamang covering yung ginawa namin, dahon ng igos. Anong binigay na na damit sa kanila ng Panginoon? Okay? Sabi ng Bible, coats of skins. Skins of what? Of animals, particularly yung sheep. Okay? So makita natin na ito ay nagpipicture ng kaligtasan na gagampanan ng Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Sapagkat ibinuhos niya ang kanyang banal na dugo eh. Kaya makikita natin, wala namang papatayang hayop na hindi dadanak ang dugo. Are you with me? So, medyo kahit hindi nila naiintindihan, eh merong naitanim na larawan sa kanilang isipan. Hindi kinakailangan ang anumang bagay para tanggapin ng Panginoon, kundi ang gusto ng Panginoon, haing may buhay, may dugo. Are you with me? Are you with me? Maliwanag po yun, ano po? Now, so yun ang nakamulatan itong magkapatid na ito. Kanya lang, magkaiba sila ng hanap buhay habang sila ay lumalaki. Ano po? Now, dumating sa punto, by deductive reasoning, marahil nung mga panahon na bago dumating yung verse 3, eh humihingi ng iaalay itong si Cain mula kay Abel. Kasi siya nag-aalaga ng tupa eh. Eh tupa yung kinakailangang ihandog. So nangihingi siya kay Abel. Okay? So mahabang panahon yon, hindi naman sinabi ng Bible. Pero lumipas ang panahon. In the process of time, it came to pass. Biglang nagbago ng disposition si Cain.
Sabi niya, teka muna, bakit sa'yo ako hingi ng hingi? Ay, ito akin lang naman, ano po, wala ito sa Bible. Pero ito yung pinakamalapit na dapat nating pagtingin. Ano po? Kasi lumipas pa ang panahon bago niya ginawa ito. At minsan niya lang ginawa ito nung nireject siya ng Panginoon. Are you with me? Ilang beses ba nagkasala si Adan at saka si Eva para sila makapalayasin sa Garden of Eden? Isa lang. So, palagay ninyo, paulit-ulit na kasalanan ginawa ito ni Cain? Minsan din lang. Pero bago niya ginawa, tama yung ginagawa niya nung una. Napagod lang siguro siya. Ano po? So, sabi ng Bible, and in the process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. Walang masama doon, nag-offering siya. Pero ang dapat na inisip niya, ano ba yung handog na tatanggapin ng Panginoon? Hindi yung, ano ba yung handog na gusto ko na ibigay sa Panginoon? Dapat ang value, ang moral standard, ay ano ba yung handog na tatanggapin ng Panginoon? Ikaw ang nagre-regalo eh. Tanungin mo yung tatanggap na regalo, ano ba gusto mo? Ano ba niyo mga kapatid? Kanya nga, sino sa inyo nakaranas na birthday ninyo? Niregaluhan kayo pero hindi niyo gusto na itambak niyo lang. At dumating pa sa puntong, ipinimigay niyo pa sa iba. Tapos nakita na nagregalo sa iyo. O ba, pamira yun na binigay ko kay pastor. Bakit suot-suot ng iba? Kanya nga minsan, nag-ano ko kay Nanay Elena. Kasi yung prutas na yan, akin yan eh. Pero pagka dumaan dyan yung mga pamangking ko, pambihira, sabi ni Nanay Elena, teka muna, kay pastor yun ha, bakit napunta kay Noah? Bakit napunta kay Kring-Kring? Ano? So, mabuti nga lang, hindi nag-ano eh. Ano? Bakit? Kasi, nakikita naman ni Nanay Elena, masaya naman si pastor magbigay, kaya dadagdagan ko na lang. Ano? Para meron siyang makain pagdating sa ano. Ano? So, ayan, ano po? So, and Cain brought the fruit of the ground an offering unto the Lord. Hindi yung gusto mong ibigay, kundi yung sigurado mong tatanggapin ng Panginoon. Look at verse 4. And Abel, he also brought of the firstlings of his flock. Firstlings, mga talagang yung ano, yung mga kumbaga bunga, kumbaga first fruit sa farmer, ito naman sa kanya, firstlings, okay? And the fat thereof. And the Lord, ano sabi dyan? Had respect unto Abel and to his offering. Tinanggap ng Panginoon yung offering ni Abel at saka yung kanyang offering. Pero verse 5, sabi rito, but unto Cain and to his offering, he had not respect, hindi niya tinanggap, sabi ng Bible. At dahilan dito, Cain was very wroth and his countenance fell. May kasabihan tayo, pag ang tao daw ay malungkot, humahaba ang muka. His countenance fell. Ano? Pagka ikaw ay taong discouraged, it will bring you what? Anger and sorrow. Sabi ng Bible, his countenance fell. Tingnan niyo ang sabi ng Panginoon. And the Lord said unto Cain, why art thou wroth? Kaya mga kapatid, makinig po kayo. Noon, hanggang ngayon, ang Diyos is in conversation with mankind. Nung si Adan mahulog sa kasalanan, nagtago sila at hinahanap sila ng Panginoon kasi regular naman sila nagpapangita eh. Hindi nagtatago. Adam, where art thou? So sumagot si Adan, nagtatago ako. Bakit ka nagtatago? Eh alam naman ng Panginoon yon. Bakit ka nagtatago? Bakit sinasabi mong hubad ka? Kinain mo ba yung bunga ng punong kahoy na pinagbabawal ko? Tinanong siya ng Panginoon. Hindi dahil sa hindi alam ng Panginoon.
In fact, hindi pa sila ginagawa ng Panginoon. Alam na ng Panginoon, mahuhulog sila sa kasalanan. Ang gusto lang ng Panginoon, umamin sa ginawang kasalanan. Okay? Eh hindi, nagtago pa, nagtahi-tahi pa na sa, yan ang natural na pinapakita ng Diyos sa lahat ng kapanahunan na ang tao talagang hanggat makakapagtago, hanggat matatakpan niya ang kanyang kasalanan, yun at yun ang gagawin niya. Hindi siya hahanap ng tamang solusyon sa kanyang kasalanan. Ang solusyon, dahil ngayon, hubad na sila, may konsensya na sila, nahihiya na sila, anong ginawa? Instead na pamamaraan ng Panginoon, pamamaraan nila, kaya naman natin magtahi ah. Oh, ikaw ang magtahi ng damit mo, ako magtatahi ng damit ko. Aba, pambihira, pagandahan pa siguro sila ng tahi. Tinanggap ba ng Panginoon? Hindi, kasi sabi ng Bible, and God clothed them with skins. Ano po? So, hindi dahon. Okay? So, yun ang turo ni Adan at saka ni Eva sa kanilang mga anak, na ang tinatanggap ng Panginoon ay haing may buhay, mayroong dugo. So, sabi ng Panginoon kay Cain, nakikipag-converse siya. Hanggang sa panahon natin, nakikipag-usap ang Panginoon sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible. Magbasa ka ng Bible sapagkat nandito ang mga salita ng Diyos na dapat nating marinig sa araw-araw. Ano po? Pag nananalangin tayo, tayo nakikipag-usap sa Diyos. Pero pag tayo ay nagbabasa ng Bible, pinapahintulutan natin na magsalita ang Diyos sa atin at tayo ang nakikinig. Gusto mo bang pakinggan ng Diyos ang panalangin mo? O nakikinig ka ba sa Kanya? Baka one way ang relationship natin sa Panginoon. Hingi lang tayo ng hingi, pero hindi naman natin siya pinapakinggan kung anong gusto niya sa buhay natin. So ano sabi ng Panginoon sa Kanya? And the Lord said unto Cain, why art thou wroth? Bakit ka galit? Okay? And why is thy countenance fallen? Alam niyo mga kapatid, alam naman ang Panginoon ang nangyayari sa atin. Sabihin lang natin, di ba Philippians 4:6 kanina, be careful for nothing but in everything by prayer and supplication, let your requests be made known unto God. So yun ang ginagawa ng Panginoon, nagtatanong siya, ikaw ba nagsasalita? Ikaw ba nagsasabi? Pag may pangangailangan tayo, kung sino-sino iniisip natin, bukod sa Diyos eh. Oh. Kaya doon lang, magkakaiba na tayo ng pamumuhay. Bakit? Sapagkat dalawang magkapatid, yung kay Cain, tinanggihan. Yung kay Abel, tinanggap. O mga kapatid, parehas anak ng Diyos yan ha? Pero bakit yung isa tinanggap, yung isa tinanggihan? Kasi nga, dapat meron kang pagbatayan ng kung anong ginagawa mo. Bakit ka nananalangin? Because our God is a prayer hearing and a prayer answering God. Ang daming talata sa Bible niyan. Are you with me? Now, kanya natin ginagawa, ngayon tayo nananalangin, ay sapagkat alam natin na ang Diyos, bagamat hindi natin nakikita, ay tumutugon sa ating panalangin. Are you with me? At pag tayo po ay mayroong ginagawa, ang batayan natin ay ang kanyang salita. Lahat ba ng Kristiyano pare-parehas ng standard? Hindi. Kanya ngayon, alam na natin ang sagot. Bakit parehas na simbahan ang pinupuntahan, parehas na pangangaral ang natatanggap under sa isang pastor, pero magkakaiba ng buhay. Naunawaan niyo mga kapatid? Pero gayong ang gusto ng Panginoon, lahat ng kanyang anak, pagpalain niya. Ano, may favoritism ang Panginoon? Bakit siya pinagpala? Bakit ako hindi pinagpala? Ano, may favoritism ang Panginoon? Wala. Deuteronomy 11 verse 26. Paki-flash niyo sa akin. Ano sabi sa Deuteronomy chapter 11 and verse 26? Ang sabi lang naman ng Panginoon ito, mga kapatid eh. Maikli lang ang lesson natin, pero nako mga kapatid, i-set up ko kayo ng talagang pagka makinig kayo, gawin yung pundasyon
nako, magbabago ang buhay niyo, magbabago ang mamanahin ng mga susunod na lahi mula sa iyo, mula ngayon. Oh, look at verse 26. Ano sabi ng Panginoon? Behold, I set you before this day a what? O ano gusto mo? Blessing or curse? Blessing. Blessing. Okay? Pero sabi ng Panginoon, verse 27, a blessing if you obey. Kanya nga kung gusto mo ng pagpapala, ano ang dapat mong gawin? Sumunod. Sumunod saan? Sa mga utos ng Panginoon. And by the way, mga kapatid, hindi madali yan. Ha? Hindi mo masusunod ang bagay na hindi mo alam. Tama ba ako, SP? Hindi mo masusunod ang bagay na hindi mo alam. Kanya dapat alamin natin. Alamin natin ano ba ang utos ng Panginoon. Ano ba yung makalulugod sa Kanya. Kanya hanggat hindi mo pa kayang aralin ang salita ng Diyos, aba, eh dapat magpatuloy ka sa taong kaya kang turuan hanggang sa makaya mo nang mag-isa. Naunawaan niyo mga kapatid? Sapagkat yun lang naman ang paraan. Sabi diyan, blessing if you obey, what? The commandments of the Lord your God, which I command you this day. Anong verse 28? A curse if you will not, oh, ganun lang. So, blessing, obey. Curse, disobey. Disobey what? Parehas lang, the commandments of the Lord. Iisa lang naman ang Bible. Pero dalawa ang responden ng tao. Sumunod at sumuway. Naunawaan niyo mga kapatid. Kanya dalawa rin ang dinadanas ng mga tao. May pinagpapala at merong pinapalo. Naunawaan niyo mga kapatid. Kasi dapat sumunod tayo. Turn aside out of the way which I command you this day to go after other gods. Kanya small letter G. Bakit? Kasi ayaw ng Diyos na may iba tayong Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, siya lang. Seloso siya eh. He is a jealous God, which you have not known. O, yan ang tanong ng Panginoon kay Cain, verse 6. And the Lord said unto Cain, why art thou wroth, and why is thy countenance fallen? So, hindi na pinasagot ng Panginoon si Cain. Ano ang sabi ng Panginoon kay Cain? Look at verse 7. If thou doest well, shalt thou not be accepted? Ang simple ng sagot, ano? Ang simple ng solusyon sa problema ni Cain. Ano sabi ng Panginoon? Kung gumawa ka ng tama, hindi ba tatanggapin dapat? Are you with me? If thou doest well, shalt thou not be accepted? Look at the next phrase. And if thou doest not well, sin lieth at the door. Alam niyo mga kapatid, mula sa Genesis chapter 4, ilang aklat pa ang lumipas sapagkat tapos na sino? Tapos na si Adan, tapos na si Cain, tapos na si Noah. Then pumasok si Moses. Ikababasa lang natin Deuteronomy chapter 11, same principle. Same principle. Blessing if you obey, curse if you disobey. Hindi ba 'yun ang sinasabi rito? If thou doest well, kung sumunod ka sa usapan natin, aba, eh tatanggapin ko rin. Gaya ng dati, bakit ngayong araw lang na ito nagbago ka? Naunawaan niyo, minsan lang ginawa eh. And if thou doest not well, ano sabi ng Bible? Kung hindi ka gagawa ng tama at hindi ka sumunod sa kung ano yung sinabi ko, eh dahil sa rebellion yan, sin lieth at the door. Lahat ng kasalanan, rebellion against God. Kasi may utos yung patungkol dun eh, na ginawa natin eh. Naunawaan niyo mga kapatid? Alright. Ano sabi rito? And unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. Sabi ng Panginoon, kung aalisin natin
yung nasa gitna, if thou doest not well, sin lying at the door. Pagdudugtungin natin yung isang talata na yan. If thou doest well, shalt not thou be accepted. Hindi lang tatanggapin ko yung offering mo. Dahil panganay ka, makinig ka, dahil panganay ka, his desire, talking about Abel, shall be unto you, and thou shalt what? Rule over him. Ikaw ang may authority. Alam niyo mga kapatid, dahil hindi nga nasunod, na-reverse. Siya yung panganay, inalisan siya ng otoridad. Naunawaan niyo mga kapatid, anong dahilan para patayin niyo si Abel? Kapatid niya yan eh. Abay marami, hindi lamang dahil sa tinanggihan ng offering niya, dahil mas matindi yung konsekwensya ng kasalanan niya, nawalan siya ng authority over Abel. Ngayon, ang bossing si Abel na. Naunawaan niyo mga kapatid? Oh, kanya nga pagkatapos nito, verse 8, and Cain talked with Abel his brother, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel his brother and what? Slew him. Kailan nagsimula yung dispensation of conscience? Sa chapter 4. Ano bang ibig sabihin ng konsensya? Ngayon, sabi ng Panginoon, alam nyo na ang tama at mali. Makinig? Sa dispensation of innocence, hindi nila alam kung ano ang tama at mali. Nagawa nila yung mali, nagkaroon ng kaparusahan, pinaalis sa Garden of Eden. Ngayon, alam na nila kung ano ang tama at mali. Bakit? May konsensya na sila eh. Are you with me? Kanya nga sabi ng kanya nga nung panahon ng conscience, ito na, ipinagkatiwala na sa tao ang desisyon. Sumunod o sumuway. Ngayon, yan na ang dealing. Are you with me? Kahit na noon, ang Diyos nakikipag-usap pa rin. Paano nilang masusunod ang isang bagay na wala silang kaalam-alam? Therefore, ibinibigay ng Panginoon. Naunawaan niyo mga kapatid. Kanya, bago dumating yung Noah's flood, ano ang nangyari sa sa Genesis chapter 6? O tingnan niyo, Genesis chapter 6. Genesis chapter 6. Look at verse 5. And God saw that the wickedness of man was what? Great in the earth, and that every imagination of the thought of his heart was what? Only evil continually. So, after innocence, conscience. Ipinagkatiwala ng tao, ng Diyos sa tao, ang pag-decide, susunod o hindi. Alam nyo ang nangyari? Dahil ang tao, kung wala ang biyaya ng Panginoon at hindi gagawa sa pamagitan ng pananampalataya, parating hiwalay sa Diyos. Kanya nga, dumami nga ang tao. Yun ang gusto ng Panginoon, go and replenish the earth. Pero dumami ang tao, mas marami ang kagaya ni Cain kaysa ng kagaya ni Abel. Are you with me? Pero pasalamat tayo na merong kagaya ni Noah. Sabi sa verse 8, but Noah found grace. Where? In the eyes of the Lord. Kanya nga, noon, hanggang sa kahuli-hulihang panahon, sa huling panahon sa millennial reign, it's always by the grace of God. Kasi kung wala ang biyaya ng Panginoon, makinig po kayo mga kapatid, tumingin kayo sa akin. Kung wala ang biyaya ng Panginoon, lahat tayo mabubuhay sa kasalanan sapagkat tayo ay nasa laman. Ang laman
laban sa Espiritu. Naunawaan niyo mga kapatid, si Noah, wala namang pagkakaiba eh. Pero sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon, eh, nabukod-tangi siya. May kasalanan ba si Noah? Meron din mga kapatid. Kanya lang, siguro, mas marami yung nais niyang sumunod kesa sa sumuway. Naunawaan niyo mga kapatid? Kasi pagkatapos ng flood, abay lasinggero eh. Lasinggero! Ay grabe! Kanyang pinapatunayan lang, man left to himself, and this is my statement, noong ko pa ito ginagamit, man left to himself without the grace of God will always destroy himself. Kanya ang aking pananampalataya at ang aking konklusyon, after the fall, talagang ang attempt ng Panginoon in every dispensation is to draw men back to Him for Him to be able to restore His plan for mankind by grace at ang mechanic o ang machinery ay faith. Are you with me? Faith in God. Nung sa dispensation, nakikita pa nila ang Panginoon. Kasi parati nilang kasama, nagtago sila eh. Kung hindi nila nakikita, bakit sila magtatago? Nakita nila. Pero after dispensation, after the innocence, nakikipag-usap pa rin naman ang Panginoon. Hindi ko lang alam kung may mga anyo pa. Siguro dahil pagdating kay Moses, nung tawagin siya ng Panginoon, umakyat sa Mount Sinai, hindi ba't ang Panginoon appeared to him in the image of a burning bush that is not consumed? Kanya lang sa baba pa lang siya, may pambihira, nag-aapuya, pero hindi nauubos. Eh siyempre, di ba? Yung curiosity mo, abay, dapat nasusunog yan, dapat maubos yan, maupos yan, mag-ano yan. Pero, pambihira, hindi, buo pa rin, may mga dahon pa rin eh. Kanya lumapit siya eh. So, pero ngayon, hindi mo na kinakailangan makita ang Diyos sa mga ganong theophanies. Ano po, mga appearances ng Panginoon. Bakit? Ang salita ng Diyos, sapat na para makita natin siya kung sino siya eh. Nakikita natin kung sino siya, anong karakter ng Panginoon. Kanya nga, dahilan dyan ay nagkaroon ng pagkakaiba-iba ng dealing ang Panginoon sa iba't ibang dispensasyon, sapagkat iba-iba rin naman ang naging response ng tao. Like pagkatapos ng human government, pagkatapos ni Noah, sino na naman ang prominente? Si Abraham. Si Abraham, sino ba siya? Aba, eh narinig niya ang salita ng Diyos, lumabas ka sa lugar na kinalakihan mo at dadaling kita sa lugar na ipapangako ko sa iyo at mula diyan kayo ay lalaki na isang bayan. Hello? Hindi ba't pananampalataya yon? Hindi ba't pananampalataya? Yung kay Noah, Noah, build me an ark. Aba, eh mga kapatid, para sumunod ka na maggagawa ka ng arka, pananampalataya yun eh. Kanya ang pangalang Noah isinanimo sa faith. Bakit? Eh narinig niya ang Diyos, hindi pa umuulan nun eh. Paano niya malalaman na magbabaha? Paano niya malalaman saan gamit ang barko? Di ba ang barko dapat nasa tubig? Eh nasaan sila nung pinagawa yung barko? Sa ibabaw ng bundok. Hello? Eh kung ikaw siguro ang panahon na yun na pagagawin ng Panginoon, panay reklamo ka. Teka muna Panginoon, meron ka bang AutoCAD? Paano ko gagawin niya? Anong materialis ang gagawin ko dyan? At saka hello, eh bakit dito sa Mount Makiling mo ako pinagagawa ng barko? Dapat doon sa ano? Sa Manila, Dubai. Kasi ando na ng tubig eh.
Naunawaan niyo mga kapatid, marami kang reklamo, marami kang idadahilan, pero not Noah. Kanya yung iba't ibang kapanahunan na yan, eh sila, eh gumawa ayon sa pananampalataya, batay sa kung ano sinasabi ng Panginoon sa kanila. Oh. Ilan taon ang ginawa ni Moses ang arka? Ilan? Ilan taon? Hindi si Moses ang gumawa ng arka, si Noah nga. Oh. Kanya dapat malaman mo na kahit na yung mga persona na yan, may kanyang utos. Iba yung utos kay Noah, iba yung utos kay Abraham, iba yung utos kay Moses. Pero pare-pareha sila. Sa pananampalataya, kumilos. Are you with me? Alam ba nila yung alam natin ngayon? Hindi, kasi nung sinulat ang Bible, wala pa naman yung sulat na hawak natin ngayon kumpleto. Eh. Pero ang pananampalataya ay batay dun sa nauunawaan nila. Are you with me? Dapat maintindihan mo yan. Oh. Kaya naniniwala ako na sa bawat dispensation is a direct act of God to lure men back to His original plan. Alright? Kanya, anong ibig sabihin ngayon ng conscience? Bibigay ko lang muna sa inyo ang definition. Ano po? Now, ang definition ng conscience ay ito. The response of the entire personality of man to an accepted and authoritative standard of duty. Uulitin ko ha. The response of the entire personality. Pag sinabing entire personality, is spirit, soul, and body. Naunawaan niyo mga kapatid? Alright? Tsaka na natin pag-aralan yan sapagkat matagal ko lang naituro sa inyo yan yung tinatawag nating the moral nature of man. So, hindi na muna natin papupuntahan doon. Malaking pag-aaral yon. Dito muna tayo sa conscience. Alright? Conscience is the response. Ito yung pagtugon, pag-react natin. Buong pagkatao natin. Kasi hindi naman pwedeng sumunod ka lang dahil laman lang eh. Kundi pati yung soul natin. Ano ba yung soul natin? Nandiyan yung volition, yung pagde-decide natin. Naunawaan niyo mga kapatid, bakit tayo nagde-decide? At meron tayong iniisip na sa bawat desisyon natin, meron tayong pakinabang. Alam natin kung ano ang idudulot sa atin ang desisyon natin. Naunawaan niyo mga kapatid, hindi muna natin pag-uusapan yan. Conscience muna tayo. Response of the entire personality to an what? Accepted authoritative standard of duty. Ano ang duty ni Abel at saka ni Cain? Offer a blood sacrifice. Alright? At pagkatapos noon ay mag-decide ng tama. Alright? Now, pagdating kay Noah, ano ang authoritative and accepted standard of duty ni Noah? Na mula sa kanya ay magkakaroon ng bagong henerasyon ng mga tao. Pero magsisimula yon. Paramihin muna niya ang kanyang sariling pamilya. Bakit? Kasi ang liwanag ng sabi ng Panginoon, gugunawin niya ang buong sanlibutan. Are you with me? At ang sino mang pumasok sa arka ay maliligtas. Makakasama niya sa pagpaparami. Meron bang sumama sa kanya? Wala. Walo lang sila eh. Siya, asawa niya, tatlong anak na lalaki at yung asawa ng kanyang mga anak na lalaki. Ilan sila? Walo. Alam niyo mga kapatid, makinig po kayo. Look at me for a while. Walo lang po ang nakapasok sa arka. Pero pasalamat si Noah. Pamilya niya lahat yun.
Wala nga siyang kasama, pero pinakamahalaga naman sa kanya yon, pamilya niya yon. Kanya, anong may tuturo sa atin yan? Aba mga kapatid, sa pananambahan natin, wala tayong dapat iwanan. Iiwanan ko ang bahay na walang bantay kesa hindi ko madala si Kevin sa pananambahan. Are you with me? Naunawaan niyo po. Unang linggo pa lang na namamatay ang lola niyan. Pero sabi ko, hindi po pwedeng iiwanan ko si Kevin. Praise the Lord. Walo lang sila, pero pamilya niya. Ano ba mahalaga sa atin? Ang dami tinuturo sa atin ang Bible. Na may kinalaman sa kung ano ang magiging pamantayan ng buhay natin. Hindi natin pwedeng sabihin sa pamilya natin, ah, bahala siya, buhay niya yan eh. Hindi. Habang ako ang may authority sa buhay mo, ako ang dapat masunod sapagkat sa akin ipinagkatiwala ang pangangasiwa sa pamilya. Doctrine of headship yan eh. In the family, subukan nyo i-break ang God design for headship na itinuturo yan hanggang sa Pauline Epistle. Mga kapatid, that is an act of rebellion, and if you rebel against the principle of God, you're inviting curse. Kanya ngayon, iisang pinuntahan simbahan, pero magkakaiba ng buhay. Bakit? Hindi naman tayo pare-parehas ng tinatawag na accepted authority when it comes to what? Standard of duty. Ang mahalaga dito, accountability with God. Responsibility and accountability with God. Paano ako magiging accountable sa Panginoon? By knowing His will. And by the way, ignorance excuses no one. Kahit sa Old Testament, meron sinasabi diyan, if the entire nation sin a sin of ignorance, may kaukulang ano pa rin, handog pa rin. Kahit na yung kasalanang ginawa nila, hindi nila alam. Sin of ignorance nga eh. Alam niyo mga kapatid, kahit na hindi mo alam, basta't yan lumabag sa prinsipyo ng Diyos, accountable ka. Bakit? May konsensya ka eh. Kanya nga lahat ng ano, hindi naman pagkatapos ng innocence, wala na yung innocence, bura na, kasi conscience na. At nung pumasok yung human government, wala na yung conscience, kasi human government na. Hindi po, nagpatong-patong yan. Lahat yan in effect sa panahon natin ngayon. Kanya nga, ang tanong sa akin, paano maliligtas yung taong wala namang Bible? Eh may konsensya siya eh. Romans chapter 1, the nature itself tells us that there is a God. Oh, maniwala kami Diyos. Kanya yung mga atheists na nagsasabing walang Diyos, aba, eh talagang grabing parusa aabuti nila sa Panginoon. Sapagkat tinatanggihan mo yung ebidensya na merong Diyos, sino lumikha niyan? Naunawaan niyo mga kapatid? Oh. Kanya, adherence to the accepted and recognized authoritative standard of duty. Now, pagdating sa conscience, meron pong apat na bahagi. At dito na lang muna tayo. Ano po? Una, yung tinatawag na self-consciousness. Self-consciousness. Nung naka-confine sa ICU yung nanay ko, ang tanong ko sa ano, conscious ba siya? Okay? Pero iba yung self-consciousness. Ang self-consciousness is primarily the knowledge of self. Tanong, kilala mo ba ang sarili mo? Conscience, first,
is self-consciousness. Kilala mo ba ang sarili mo? Di ba may mga pagkakataon na hindi mo mapatawad ang sarili mo at sinasabi mo, bakit ba nagawa ko yon? Dapat hindi ko ginawa yun eh. Kanya nga may mga tanong, kung ikaw ay mabubuhay muli, anong klaseng buhay ang gagawin mo? Aba, eh kung wala ang standard na salita ng Diyos, uulitin mo ulit yung buhay mo, baka mas masahol pa. Kasi mahalaga, kilala natin kung sino tayo. Eh mga kapatid, yung pagiging intellectual ng tao at saka emosyonal ng tao ay diyan nakabatay yung mga desisyon natin. Kasi emosyonal ka nga eh. Pag malungkot ka, humahanap ka ng kasiyahan. Hindi po ba? Pagkagalit ka, humahanap ka ng mahahataw. O diba? So, intellectual and emotional na nagre-resulta sa iyong gawi. O, tingnan nyo sa Hebrews chapter 10 and verse 2. Mapapresyo nyo ba sa akin? Hebrews chapter 10 and verse 2. Hebrews 10 and verse 2. Ano sabi dyan? For then would they not have ceased to be offered. Sapagkat ang tinutukoy dito ay yung offerings of the Old Testament time, eh sabi ng Bible, eh kung yung pag-o-offer nila ng blood of bullocks, sheep, or whatever, ay nakapag-aalis ng kanilang awareness or conscience of sin, eh di dapat tinigil na. Pero bakit paulit-ulit pa rin? Because that the worshipers once purged should have had no more conscience of sin. Bakit paulit-ulit? Kasi yung konsensya na nagsasabi na makasalanan ka, nandoon pa rin. Alam niyo mga kapatid kung bakit hindi maintindihan ng New Testament saints yan? Kasi doon talaga sila nakaprogram. Pag nagkasala ka, offer a sacrifice. Okay? Tapos mabubuhay ka, magkakasala ka na naman, offer a sacrifice. Rutinary sa kanila yon. Naunawaan nyo mga kapatid. Pero ang hindi nila maunawaan, eh bakit merong konsyensya na dapat ma-exercise sa panahon ngayon ng grace na bagamat makasalanan tayo, sinasabi naman ni Pablo na tayo ay nagmana ng kasalanan ni Adan eh. Pero bakit nasasabi natin na tayo pupunta sa langit? Look at me for a while. Bakit? Kung ligtas ka, dapat alam mo na pupunta ka ng langit, right? Kasi yun ang tunay na kaligtasan. Kung hindi mo masasabi na ikaw ay pupunta sa langit, aba, eh baka hindi ka ligtas. Kasi ang ligtas, may katiyakan ng langit. O, kung tiyak mo ang langit, conscience ang pinag-uusapan. Paano ka naman makakasabi na ikaw'y pupunta sa langit? Eh, alam mo makasalanan ka. Dahil sa dispensation of grace, sinaklawan ng Panginoon yung conscience. Ngayon, bagamat tayo nagkakasala, alam natin na we have been purged from all our sins because of the death of Christ on the cross of Calvary. Are you with me? At na sinasabi pa, hindi naman porkit ligtas ka, hindi ka na magkakasala eh. Pag nagkasala ka, i-acknowledge mo ang kasalanan mo. And by the way, makinig kayo mga kapatid. Makinig kayo mga kapatid. Kung ikaw ay ligtas na at nagsasabi na pupunta sa langit o kahit na pastor ka, ha, makinig ka. Walang makakapasok sa langit na merong tatak kahit na an iota of sin. Bakit sinasabi mo na pupunta ka sa langit?
sapagkat doctrinally we believe that our sins, past, present, and future, were already forgiven. Are you with me? At yun ang konsensyang taglay-taglay natin ngayon. Pero ang tanong, pag nasa lamang ka ba, hindi ka na magkakasala. Magkakasala ka pa rin. Pero sabi sa 1 John 1:9, kapag in-acknowledge natin ang ating kasalanan, the conscience natin magsasabi that God is faithful and true, that He will cleanse us from all unrighteousness. Wala sa Old Testament conscience yan. Kaninong conscience yan? Sa mga namubuhay, saan? Sa dispensation of grace, tayo yun. Naunawaan mo, mga kapatid? Oh, kung hindi mo liliwanagin yan, abay mabubulabog kahit ikaw na nagtuturo. Magturo ka ng tama. Ako sigurado ako na lahat ng tinuro kong mali, ininamin ko at itinuwid ko. Ikaw, wag mong panghawakan ng turo mong mali. Delikado miyembro mo. Anong conscience ang hawak natin? Conscience ng Old Testament na talagang ang routine nila pag nagkasala, offering. Anyways, ay marami akong hayop. Maubos na lahat dyan. Oh. Pero ngayon, hindi mo na kinakailangan yun sapagkat hindi na tayo nakasalig doon sa kung ano yung maiaalay natin. Nakasalig tayo doon sa inalay ni Kristo para sa atin. At yun yung kanyang sarili. Once and for all. Kanya ang conscience natin. Ang linis eh. Naunawaan mo, kapatid? Kasi kahit ang Diyos nakatingin sa ginawa ni Kristo para sa atin eh, hindi tayo tumitingin sa kung ano yung uri ng buhay natin, kundi kung ano yung ginawa, merits of the finished redemptive work of Christ. Are you with me? Yung sinasabing, wala ng confession, wala ng asking of forgiveness yung mga yan. Sino nagsabi sa iyo? Araw-araw ako nagkakasala, araw-araw ko ina-acknowledge ang kasalanan ko eh. Pero positionally, my sins, past, present, and future, were all forgiven. Kasi kung hindi, hindi ko masasabi na pupunta ako sa langit. Walang makakapasok sa langit na may tatak ng kasalanan eh. Now you know. O magharap tayo sa doctrinal clash. Magre-resign ka dahil mali ang turo mo? Pinerwisyon nyo ako eh. Tama ang turo ko, pero ako pinerwisyon nyo. Mga kapatid, dadalhin ko kahit saan yan, ang tamang turo. Ang yayabang nyo eh. Sasabihin nyo mali ang turo ko. Pero ngayon, magharap tayo sa isang doctrinal clash. Pag napatunayan kong mali ang turo mo, ano gagawin mo? Self-consciousness. Ano ka ba? Sino ka ba? Kanya nga pagka, di ba sinasabi, dapat makilala mo kung sino ka. Are you with me? Hindi sa kung sino sinasabi ng sino ka dahil sinasabi ng tao, kundi sino ka batay sa sinasabi ng Biblia. Are you with me? Ako'y anak ng Diyos. Dapat mabuhay ako na parang ako ay na ako'y tunay na anak ng Diyos. Naunawaan mo, mga kapatid? Hindi pwede yung Kristiyano ko dahil ako'y pupunta sa langit tapos ang doktrina mo, once saved, forever saved. Kanya pwede kang magwala kasi hindi naman nawawala ang kaligtasan. Kanya nagwawala ang maraming Kristiyano. Yan ba ang turo? Alam niyo, mga kapatid, kapag yan ang pinagbataya natin na walang tamang katuruan, ay magiging lisensya ang paggawa ng kasalanan dahil sa pangako ng Panginoon na once saved, forever saved. Naintindihan mo ba yun?
Kahit nga yung tinatawag na Baptist distinctive na individual soul liberty, mali ang turo dyan eh. Huwag niyo akong pabayaan, buhay ko to. Oo, marahil. Pero yung pinagbabatayan mo ng desisyon mo, tama? Kanya may truth agents eh. Kanya may sawayan sa iglesia eh. Bakit? Kasi hindi porkit Kristiyano ka, tama ka na. E iba't iba ata ang pamantayan ng buhay ng mananampalataya. Pakibuksan nyo nga sa inyong Bible, mga kapatid. Ito ha, simula kanina, hindi nyo napapansin, puro rightly dividing the word of truth tayo ha. Bakit? Pinakita ko sa inyo ang pagkakaiba ni Abel at saka ni Cain. That's rightly dividing. Pinakita ko sa inyo ang pagkakaiba ng ano, ng dispensation. That's rightly dividing. Kung hindi, maglalahok-lahok ka. Oh. Ngayon, another na you need to rightly divide the word of truth. O tingnan nyo, 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2. Ano sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 2? Verse 14. But the natural man. Pakiguhitan nyo nga po yan sa inyong Bible. But the natural man. Pag sinabing natural man, unbelievers. Anong uri ng konsensya meron ng unbelievers? Pag-aaralan natin yan sa mga darating na panahon. Pero ang gusto ko lang makita ninyo, sa verse 14, may tinatawag na natural man. Bilugan ninyo, tapos lagyan ninyo unbelievers, hindi mananampalataya. Ano raw ang natural man? Receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. Ang hindi raw mananampalataya, hindi tatanggap ng mga salita ng Diyos sapagkat sa kanila boring yan. Hindi dahil sa hindi nila maiintindihan. Eh bakit ang mga ano, pag humarap sa husgado, pinapatong ang kanang kamay sa Bible, anong palatandaan? Ano, naniniwala sila na ang Biblia ay salita ng Diyos. Pero nangangahulugan ba na sinusunod nila ang prinsipyo ng Bible? Ay hindi, kasi yung mga judge nga ang number one na bumabaluktot ng batas eh. Diba? Yung mga mambabatas nga ang gumagawa ng mga dispalinghadong batas, pero bago yan, nanunumpa yan. Nangangahulugan ba na ito ay hindi nila pinaniniwala salita ng Diyos? Hindi lang nila magawa sapagkat hindi nga sila naniniwala, pero kaya nilang intindihin yan. John 3:16, naiintindihan eh. Oh. Paliwanag mo ng husto ang doktrina mo, kid. Oh, ano sabi ng Bible? Verse 15. But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judged of no man. Oh, eh hindi mo napapansin, rightly dividers ka rin pala eh. Hindi mo napapansin na rightly divider ka din? Pag na-recognize mo may unbeliever at saka believer, sabi ng Bible eh, natural man, at saka ano sabi dyan? Spiritual man. Oh. E di rightly divider ka rin pala, pero kung makatira ka, para bang unrightly dividers, kulto. Ibig sabihin, alam mo lang. Are you with me? Ang iniisip ng Bible. Oh, tuloy pa natin. Baka hindi mo alam na rightly divider ka pala, kapatid. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, si ibig sabihin niyan, save, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. Oh, alam niyo mga kapatid, hindi porkit spiritual man, saved, eh, pare-parehas na. Sabi ng Bible, may carnal dyan, may babes in Christ dyan. Oh, eh di ba rightly dividing yan? Makinig ka, di ba rightly dividing yan? Rightly divider ka rin pala eh. Pero pagka lumalim ako, mali na. Abay, sumisid ka kapatid. Sisid.
Hindi ka pala marunong eh. Pagkatapos, titignan mo yung mga tunay na rightly dividers, nakala mo, mali na. Eh, rightly divider ka rin eh. Sa iba, parehas ang Israel at saka yung church. O kung hindi, di rightly divider ka kasi napapag-distinguish mo na magkaiba yun. Naunawaan mga kapatid, kasi pag hindi mo ma-distinguish the difference between Israel and church, eh makikinig ka sa pangako ng hindi kanya pinangako, malalahok-lahok ang doktrina mo. Self-consciousness. O, dyan lang, tanungin mo na sarili mo, am I saved? Kung saved ako, anong uring Kristiyano ako? Karnal o babe? Kapag ka babe, ang kailangan mo lang dyan, lumago. Diba? Kanya nga meron tayo tinatawag na ano? O again, dahil marunong tayo mag-rightly divide, meron tayong mga doktrinang nabubuo na meron tayong tinatawag na progressive sanctification. O alam mo ba yon? Truth agent ka eh. Ano yung progressive sanctification? Pag sinabing progressive, paglago, kahit naligtas yan, hindi nung maligtas yan, genius agad sa Bible yan. Dapat progressive sanctification. Ano ba yung sanctification? Yung maipamuhay, yung pagiging tunay na mananampalataya. Kanya nga dapat mag-express tayo ng ano, ng pasensya sa mga bagong mananampalataya. Eh, tinuring kitang mature na kanya. Tinuruan kita ng karni na binigay ko sa iyo. Eh, yung pala, ikaw ay kindergarten pa lang eh. Di mali ako. Mali ako. Kasi akala ko magaling ka na eh. Ibambang ka pa pala eh. Oh, self-consciousness. Bahagi ng ano yan, ng conscience. Pangalawa, knowledge. Ano ba ang pinangahawakan mong body of truth? Knowledge. Pag sinabing knowledge, binanggit ko na kanina, standard of duty or standard of morality, moral law. Kanya nga sabi ko sa inyo, kung wala ang Bible, ang tama sa akin, maaring hindi tama sa kanila. At ang mali sa kanila, maaring hindi mali sa akin. Bakit? Kasi magiging subjective ang right or wrong depende kung saan nakapatong. Ano ba nagdi-define ng right and wrong? Are you with me? Saan mo makikita ang tama at mali? Sa Bible. Ang lahat ba dito nakabatay? Hindi. Kanya nga sabi ko sa inyo, bakit may pastor na nahulog sa kasalanan? Bakit? Eh kasi depende siguro yun sa turo niya at sa pinaniniwalaan niyang value na dahil siya ang pastor, siya ang Panginoon ng simbahan. Abay, hindi pwedeng mangyari yun. Si Kristo ang tumubos ng simbahan. Kanya kapag ka ang pastor, nag-ari na siya ang head at makapangyarihan sa church, eh layo na kayo sa simbahan na yan. Hindi na tunay na iglesia yan. Inangkin niya na yung kay Kristo. Are you with me? Wala pong pastor na pwedeng mag-angkin ng simbahan. Si Kristo po ang bumili niyan. Kung sino ang bumili, kanya yan. Kaya mo bang bilhin ang halaga ng isang kaluluwa para angkinin mo? O akong Panginoon mo ngayon, ha? Hello? Kanya nga madaling nakalayas ang mga tao rito kasi wala nga paggalang sa pastor. Diba noong ko pa sinasabi, huwag niyo akong pambira, nakaupo ako dyan, daan-daanan niyo ako, hindi niyo tinuro sa mga anak niyo, magmano sa akin. Pasensya na po kayo, sapagkat ako rin ang may kagagawa kung bakit naging ganyan ang moralidad ninyo. Kaya dapat baguhin mo. Kanya tayo mayroong class sapagkat ang standard ko, Bible eh, ikaw pala, iba eh. Kanya, galit na naman siya. Hello, salita ng Diyos yun, galit ako. Salita ng Diyos yun, galit ako. O ano ba ang pinagbabatayan mo ng karunungan? O pangatlong bahagi ng conscience, self-examination.
self-examination. And number four, self-judgment. Self-examination and self-judgment. Kaya nga mga kapatid, hindi ko napapalalimin, ano po, kasi karamihan sa inyo ay new members, ano po. At tingnan po ninyo, Acts chapter 2. No, Romans chapter 2. Romans chapter 2. Ano sabi dito? Romans chapter 2. Ang sabi ng Bible sa verse 15. Which showed the work of the law written in their hearts. Ano raw yun? Their conscience also bearing witness, and their thoughts, the meanwhile, sa lahat ng pagkakataon, meanwhile, sa lahat ng pagkakataon, ang konsensya natin, sabi ng Bible, bearing witness of who we are before God. Diba sabi ko sa inyo nung nakaraang linggo, kinakailangan natin ng witness para mahatulan tayo ng tama ng judge? Ihaharap tayo lahat sa Panginoon. Ano raw ang witness natin sa harapan ng Diyos? Yung conscience natin. Sabi dyan, also bearing witness, their conscience also bearing witness, and their thoughts, the meanwhile, sa lahat ng pagkakataon, conscience ang magpapatotoo whether we are guilty or not guilty. Pag humarap ka sa hukuman, yala naman ang verdict na pagpipilian eh, guilty or not guilty, accusing or else excusing. Alright? Kanya nga, self-examination. Sa 1 Corinthians chapter 11, kanya nga ito po, alam niyo mga kapatid, hindi, nagtataka lang ako, bakit biglang-bigla, sasabihin issue doktrina, eh hanggang ngayon wala akong binabagong doktrina eh. O, 1 Corinthians chapter 11. O, ano sabi ng Bible? 1 Corinthians chapter 11. Pinapractice natin ito. Tinuturo natin ito. Pagka tayo ay mag-a-approach sa Lord's table. O, ano sabi diyan? Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord. Anong word? Unworthily. Pag sinabing unworthily, meron talagang standard. Are you with me? Merong standard na dapat nating gawin na katanggap-tanggap sa Panginoon sapagkat ipinaliwanag ni Apostle Paul. Naunawaan niyo mga kapatid? Oh, yung iba, senior pastor pa nga, eh, kanya daw hindi sila nagpa-practice ng Lord's Supper sapagkat ang Lord's Supper daw will bring curse because of the word unworthily. Aba, eh nakakahiyang senior pastor yan. Hindi niya naiintindihan ang salita ng Diyos. Oh, ano sabi diyan? Unworthily, yung manner ng pag-approach, yung standard na dapat nating sundin, shall be guilty of the blood of the body and the blood of the Lord. Pagka nag-approach ka sa Lord's table, na ikaw ay unworthy, eh sabi, tantamount yan sa pagwawalang halaga mo sa sakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Naunawaan niyo mga kapatid? Pero ang idea kung bakit tayo naglo-Lord's Supper, sapagkat that bread that we broke symbolizes His body that was broken for us. Are you with me? At saka yung fruit of the vine symbolizes the blood which is shed for us. Kaya dapat pinapahalagahan natin yon. Kanya nga, bago mag-approach sa Lord's table, ano sabi sa verse 28? Ito yung standard. But let a man examine himself, and so let him let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself. Bakit sinabi yon? Not discerning the Lord's body, kasi hindi mo pinahalagahan eh. O yun lang naman yon. Pag pinahalagahan mo,
eh nagiging worthy ang pagpartake. Are you with me? For this cause, many are weak and sickly among you, and many sleep. Eh, nag-focus yung senior pastor sa konsekwensya eh. Hindi nagturo ng kung ano yung dapat gawin eh. Maa-avoid naman eh. Are you with me? Hello? Kanya sabi ko sa inyo, hindi porkit senior, tama ang turo eh. Basta't hindi nagra-rightly divide. O, tingin nyo, verse 31. For if we would judge who? Ourselves. Kanya nga, self-examination and self-judgment. Huwag mong hatulan, huwag mong examinin ang iba. Ang hatulan mo at ang examinin mo, sarili mo. Kasi tayo tatayo ng personal before the judgment seat of Christ. Are you with me? Hindi ako responsable sa asawa ko. Tatayo siya sa harapan ng Panginoon nang wala ako doon. Si Joseph ganun din. Are you with me? Kanya ang konsensya natin must be self-examination and self-judgment. Oh. Let a man examine himself. Sabi ng Bible. For verse 31. For if we would judge ourselves. So self-examination, self-judgment. For if we would judge ourselves. Nagtataka talaga ako. Ang dami kong turo, wala namang contradiction eh. Tapos, doktrina ang i-issue sa akin. Abay mga kapatid, magharap-harap tayo at mag-examinan tayo ng ating paniniwala at kung sino ang mali, dapat yung ginawa nyo sa akin, kahit na 30% lang ang ipataw ko sa iyo. Pa-iba-evangelistic meeting pa kayo, naninira kayo ng simbahan. Abay, walang consistency yan. Paiba-evangelistic kayo, tapos naninira kayo ng simbahan. Anong effort ang ginawa nyo to salvage the local church? Wala nga pag-uusap eh. Mga kapatid, kasi hindi ko gagawin sa iyo eh. Oo, gagawa ako ng higit pa sa ginawa mo para sa akin. Dahil ako'y kaibigan. Pero mga tupa yun, no? Sinira nyo, tupa, mga aakayin, mga alagain, tupa yan eh. Nakipag-away ba ako sa kanila? Hindi, kayo ang inaaway ko, hindi yung mga tupa. Kayo ang mali eh. Truth agents tayo, dapat nag-usap tayo on the level as truth agents. Hindi natin in-spare yung flock. Ito the expense of the flock eh. Mas kinausap nyo sila kaysa sa kinausap nyo ako, tagal nyo sa Starbucks eh. Sa isang linggo na yun, mga kapatid, ilang beses kayo nagtipon kaysa kinausap nyo ako. Ay mali talaga ang ginawa nyo, mga kapatid. Kanya ngayon kilala kong kaibigan ko sa hindi. But when we are judged, verse 32, we are chastened of the Lord. Kanya nga, ang hahatol sa atin Diyos eh. Are you with me? When we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Ang daming doktrina dyan, no? Hati-hatiin natin ang verse 32. But when we are judged, kapag tayo hinatulan nino, ng Diyos, sapagkat siya yung righteous judge, we are chosen of the Lord. Kasi mananagot tayo sa Panginoon. Siya yung judge. Alam niyo mga kapatid, blessing if you obey, curse if you disobey, that we should not be condemned with the world. Yan ang ibig sabihin yan, separation yan eh. Kanya nga dapat iba yung buhay natin eh. Kasi hahatulan tayo ng Panginoon, hindi dahil sa kung paano niya hahatulan ng sanlibutan. Ang mga unbelievers, alam na natin ang hatol ng Panginoon, kaparusahan eh. Pero tayo mananampalataya, anong gusto natin? Blessing.
Pero paano tayo pagpapalain ng Panginoon? By self-examination and self-judgment. Kanya dito talagang pinilit ko kahit na magalit sila para maturuan ng tama. Kasi nire-raise ko to a certain standard. Tama ba ako, Ivan, na ang medicine may sariling standard? Na doon kayo minold? Hindi kayo pwedeng lumabas doon eh. Tama ako. Ganon din ang pagiging Kristiyano. Kanya pag ikaw ay mediko na Kristiyano, hindi ka makakalabas sa standard na sinumpaan mo, pero merong mas mataas na nakakasakop sa iyo. Ano yon? Yung molde ng pagiging Kristiyano. At yun ang salita ng Diyos. Are you with me? Kanya pati ang panggagamot natin, aba, eh nakasalalay sa biyaya ng Panginoon, hindi sa galing ng gamot. Naunawaan nyo, kanya sinasabi ko, mahalaga itong pinag-aaralan natin. Kasi dahil sa hindi tama ang konsensya, hindi nagpa-practice ng biblical conscience, kanya may kaguluhan sa loob ng simbahan. Are you with me? Simple-simple lang naman yan. Sabi ni Apostle Paul, ako ang pastor nyo, follow me as I follow Christ. Eh pag nagrebelde ka sa pastor, edi hindi ka nagrebelde sa pastor, kanino ka nagrebelde? Sa Panginoon, eh regalo ko ng Diyos dito eh. Doktrina baka mo issue, eh sana pinagpaliwanag nyo ako. Lahat naman ang turo ko, public eh. Alam niyo mga kapatid, marami pa simbahan na masisira. Walang ibang sumira ng simbahan natin kung hindi yung mga mangkukulam. May mangkukulam na pumasok. Isang linggo lang ang kapangyarihan, ano? Ang tindi ng convincing power. Isang linggo lang na kulam ang inalagaan ko sa loob ng 18 taon. Dahil ang bintang, may bago na raw akong turo. Paano ako na sinabihan ng bagong turo? Eh, sa kanila rin ang galing. Dahil may bago daw akong barkada. Ha? Ang tingin mo sa akin, baliw? Nakikinig ng hindi inaaral? Aba, eh mga kapatid, napapaniwala mo sila dahil mangkukulam ka. Oh. Magharap tayo kahit saan. Batang-bata ka pa, kid. Ang kaya mo lang kunin by psyche ay yung mga hindi choleric, pero yung choleric na kagaya ko, hindi kayang mag-same frequency sa pangungulam mo. Mangkukulam ka. Ako nagsasabi sa iyo. Tuloy natin to. Ha? Wala pa ako sa panimula eh. Basta sinabi ko lang sa inyo kung ano ang conscience. Ang conscience dapat nakapatong sa isang moral standard na doon tayo responsible and accountable. Kung Kristiyano ka, ano yung moral standard na yon? Bible. Ano ang conscience? Binubuo ng 4 na bagay. Self-consciousness. Ligtas ka ba o hindi ka ligtas? Kung ligtas ka, paano mo nasabi? Conscience yun eh. Paano mo nasabi na ligtas ka? At yung pagkakilala mo sa sarili mo, nakabatay sa knowledge na tinataglay mo. Ano ba yung knowledge natin? Knowledge of the Word of God na magdadala sa atin sa 3 and 4 na bahagi ng conscience. Self-examination and self-judgment. Kanya nga ang hinahatulan natin, sarili natin. Hindi tayo mapapariwara dahil sa ginawa ng iba. Magagalitin kasi si pastor namin, kanya sinira ang buhay namin. Hello, kahit naman magagalitin ako dito, kung tama ang respondi mo, masisira ang buhay mo. Kanya nasira ang buhay mo kasi nagdesisyon ka, ikaw ang nagdesisyon. Naunawaan niyo mga kapatid, pwede namang galit siya pero kung hindi ka magagalit, ano yun? Pero ang tanong, nagagalit ba ako ng walang dahilan? Eh sinabi ko na sa inyo noong nakaraang linggo,
Kanya ako nagagalit, hindi sa inyo, kayong mga naiwan. Doon sa mga umalis na ang akala ko matatalino kasi sila yung pinakain ko ng pinakain para sila magpakain sa inyo. Eh hindi nila ginawa. Kanya nagagalit ako. Naunawaan niyo mga kapatid, pero ngayon nagagalit ba ako? Nagagalit ako. Hindi ako nagagalit. Nagsasalita ako ng matalas na pananalita para dun sa mga nakakaintindi sa akin ng higit. Kasi truth agent ako eh. Pastor o hindi pastor. Kanya kahit na pastor, magkakaiba ng moralidad. May pastor na matakaw sa kwarta. May pastor na matakaw sa babae. May pastor na matakaw sa sasakyan. May pastor na matakaw sa material. Pero may pastor na matakaw sa salita ng Diyos. Sinong pastor ang paniniwalaan mo? Mga kapatid, iba-ibang moralidad po yan. May mga pastor, pag nagturo, papakita lang yung galing niya. Eh hindi ko nga makipaikita ang galing ko rito, kundi sa galing ng Panginoon. Bakit? Kasi hindi ko maituturo yan kung hindi dahil sa pinagyan ako ng Panginoon ng pagkaunawa. Eh. Naunawaan niyo ba mga kapatid? Eh itong outline na tinitingnan ko noong ko pa ito tinuro dito, lesson to sa Bible school natin. Eh. Let the world be a witness and let God be judge if I am guilty of what they are branding me. Mga rightly dividers din pala sila, hindi nila alam. Kasi lahat ng pagtuturo ko dito bunga ng rightly dividing. Simula pa kanina. Are you with me? 1 Corinthians 2:3. Puro rightly dividing yan eh. 1 Corinthians chapter 11 verse 32, rightly dividing din eh. Oh, anong mali? Sige po, kasi naiiba na espiritu ko. Pagka nasa isip ko yung mga pastor. Opo, hindi ako galit sa inyo. Masama loob ko sa mga pastor na itinuring kong kaibigan. Hindi pala. Sige po, magsitayo po tayo lahat. Alam ng Diyos yun, tama po yan. Kanya pinag-aaralan natin ang biblical conscience para lahat tayo tama ang batayan natin. Kahit na tayo ay hirangin na magpasya para sa buhay ng iba. Kasi pwede naman tayo magpasya talaga eh. Kasi alam natin kung ano yung tama at mali eh. Kasi may batayan tayo. Ano po? Pero ang pinakamahalaga, palaguin muna natin yung ating sarili sa tinatawag na biblical conscience. Hindi ko po alam kung ilang linggo itong mapapag-aralan natin, but it is a short lesson, pero mahalaga po ito. Ama Banal, maraming salamat po. Muli ay patawad po sapagkat, I was diverted from my physical audience to an audience that are not here, imaginary. Some are realistic. Sapagkat talaga pong we are a result of our decisions made yesterday. Kanya po talagang dapat mahalaga na walang ibang batayan ng aming kapasyahan sa aming mga buhay para sa kabuuan ng mga bagay na ipinagkatiwala mo sa amin, ang aming mga sariling pamilya, ang aming role sa aming church, kundi ang iyong salita. Sapagkat we can easily be swayed by our emotions. We can easily be misdirected by our personal opinions and preferences and even convictions because those are personal things. Pero Lord, kung mag-i-stick lang kami sa iyong salita, we can always come and reason together. Lord,
I don't know why people are afraid of confrontational meetings to come up to the truth. Lord, pinakita mo kahit na sa iyong earthly ministry na you are always there reasoning out with the religious leaders, with the political leaders, and with the priest, and with your people. Sapagkat hanggat hindi mo nababali ang aming mga preconceived ideas at hindi kami magsasubmit sa biblical principles, lahat kami ay magiging subjective. Lord, how can be one? How can we be one if we are not under the same umbrella? Gaya na sinabi ni Amos, how can the two walk together except they be agreed? Lord, kung i-correlate po namin yan sa Pauline doctrine, it's always the unity of the body, the local church, both in biblical doctrine and biblical morality. Sa doktrina, dahil pinaiiral ang laman at ang sariling kaisipan, nakita namin na nagbunga ito ng iba't ibang katuruan, mga theological camps, theological preferences. Lord, mas lalong nakikita namin ang aming pagiging fragmented when it comes to biblical morality. Because not necessarily believers are exercising biblical conscience. Lord, salamat po na nilid mo ang aking puso at isipan na ito ay aming pag-aralan. Gayong bits and pieces of this lesson have been declared behind this pulpit many, many years ago, or some of them were just very recently. Lord, wala po akong inisip kundi ang mga bagay na ikakapakinabang ng iyong mga anak, ng iyong kawan. Isa lamang naman po ang nagnanasa na huwag maintindihan at huwag magpasakop sa iyong established truth, kundi ang kaaway. At Lord, all of us are not free from the devil's lies and deceitfulness. Kaya dalangin ko po, Panginoon, hawakan mo ang aming mga puso't isipan upang parati naming hanapin ang iyong mukha, hanapin ang iyong kamay, hanapin ang iyong kaisipan sa lahat ng mga bagay na pinagdadaanan namin. Lord, humihingi po ako ng special na favor sa iyo. Alam ko na marami akong natutunan in the past and very recently. And I know, Lord, that you can use me to teach what I've learned to many people. Ang inihiling ko lang po sa iyo, Panginoon, ay bigyan mo ako ng biyaya at napakayamang biyaya mo na pag magtuturo ako ay walang galit. Walang galit sa sino man, pero nahahayag ang kasalanan. Kamumuhian ang kasalanan. At makikita ang
persona na solusyon sa kasalanan. Lord, ang nais ko po ay biyaya mo na huwag sabihin na ako'y maraming alam sa Biblia sapagkat ang aking alam ay hindi pa po sapat. Kundi ang makita nila ay ang mga maliliit na katotohanan na gagamitin mo ako upang ito'y maituro upang makagawa ka sa napakalaking bagay na hindi namin kayang liripin. Lord, please have mercy upon me. Have mercy upon my family. Have mercy upon the little flock that you have entrusted me. Lord, we're little now, but ultimately we will grow. Because this time, you have taught me how to handle your sheep. Lord, I may have outdone it in the past. Dahil siguro nagmamadali ako. Pero Panginoon, tulungan mo ako to exercise patience and forbearance of your children. Lalong-lalo na po sa panahong ito ngayon. Talagang nangangailangan sila ng pagtuturo, pagkalinga ng isang tunay na pastor na magmamahal sa kanila, sa kanilang katatayuan. Lord, divert my attention. Not to what they can do for Metro Laguna Baptist Church, but what you can do through us for your purpose, for our city, our province, our nation, and to the rest of the world. Lord, salamat po that you're a sovereign God. The God that is always in control and nothing happens by accident. Only if we could learn and to give you the glory. Lord, I think I've learned, but not quite yet. But Lord, I know I have given you the glory, but not quite yet. Please remember me. Maraming salamat po. Ito po ang hiling at dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.